tapo natin yung tangke. Yan po yung soft color pintan. Yung sa loob po dyan, nandyan po yung gratings. Yan po yung gratings. Sira-sira na po. Malinipis na po yung mga papa. Kaya, mahirap na pong repairin yan. Babaguhin lang na lang po natin lahat dyan para maganda din yan. Tsaka maayos din yan. Yan po yung jump order natin ngayon kay JP. Yan po yung drain pipeline ng exhaust gas. Tingnan ba siya ng main engine. Yan po. Yan po ba pagsaklat ng carbon pag mag-maintenance ng economizer, mag-cleaning ng economizer. Yan po, makakolekta lahat ng carbon. Punta naman po natin sa kabilang side. Yan po. Okay po po yung ratings. Sa kabila po. Yan. Yan po. Sira-sira na po. Yan yung project natin. Babaguhin po natin yan. Pang-upgrade. Okay. Yan. Ibaba po yan. Yan po yung exhaust gas. Economizer ng main engine. Yan po. Yung ibaba niyan. Tapos tayo sa workshop. Tingnan po natin kung mayroon po ba tayong materialis sapat. Nakita lang po natin yung steel equal angles. Yan po, marami po. Yung cut bar po, iisa lang. Kaya hindi po natin siyang gagaya. Gagawa po tayo ng sarili nating idea na makagawa tayo ng gratings. Puntahan po natin sa kabila. Yun, may nakita ako. Yan. Yan po yung steel blade chin plates. Yan po yung gagawin natin na gratings. Ayos po yan. Yan. Okay, wala na pong steel plates. Kaya make sure guys na insakto po yung sukat nyo guys. Kasi pag nagkamilikat po kayo ng sukat niyan ng length at saka width, magdi-diferensya ng 5mm, more than 5mm, maling na po yun. Mahirapan na po kayo mag-iskwala at tabihin na po yun. Pangit tingnan po. Kaya make sure po na insakto po yung sukat. Yan po.
cutting puno na maigi. Kaya i-double check nyo, make sure na yun ang mga sukat niya. Tingnan mo, tingnan nyo po, pag ako nagsukat, 2 times kaya sinusukat, 3 times, sinusure ko po na pareho po sila. Pareho po sila ng length at saka width. Abante natin ng konti. Yung dulo po guys, katingin niyo po ng isang katiyatan po, tapos yung dulo niya, lagyan niyo po siya ng bebel para pag bending po, lapat pa lapat po siya. Yung nakita niyo po guys, naporma po yung B, yung paghati ko. Yun, nakita po. So, wiper yata yun. Yan si wiper.
Kaya ang gagawin na. Ito yung wiper namin. Pagaling po yan. Pagaling mag-pull. Pagaling sumisig. Pagaling sumisig sa sintina. Magaling sumisig sa cabbaging. So, hatiin po natin sa gitna yan. Lagyan po natin ang guhit. Sa kabila. Ayan. Ayan po. Saan po natin lalagyan ng kanal? Gagamitin po natin yung malaking cutting disc. Saan po tayo na? Face shield. Po, tingin po natin ng dahan-dahan. 1mm lang po ang pag-cutting. Huwag niyo pong lakihan. Baka maputol yung steel equal. Ayan. Isang side lang yun po yung puputulin. Tapos i-inventin nyo. Yan po yung karalabasan niya. Okay, yan na po. Yan. Sipatahan po natin yung dulo. Sa mga pag-uha dyan na gusto matutong welding, pag-welding kailangan nyo pong matutong mag-spot na nakapikit. Ito po yung tinatawag ko na blind spot. Blind spot po ang tawag ko dyan kasi po minsan wala po kayong assistant para tulungan po kayo maghawa spot. Kaya kailangan nyo matuto ng blind spot. Yung nag-i-spot kayo na nakapikit yung mata. Ayan po. Ayan po ang tips. Tips ko sa inyo na kailangan nyo matuto. Okay guys, sukatan po natin. Ayan. Ayan. Lagyan po natin ng brace. Yung brace po niyan, tatanggalin po natin yan pagkatapos mag-pull weld. Lagyan po natin ng brace, tapatan lang po. Dalawang brace lang po tapos sa gitna, isang pelaso. Hindi na po gagalaw yan. Iskulahan natin.
sukat natin ulit. Make sure na pareha sila ng sukat. Kabila naman. Okay. Okay, parehas na. Siputan na po natin. Spot lang po guys, kasi tatanggalin po natin yan mamaya. Katapos mag-pull wheel. Lagyan po natin yung kabila ng bracket. Lagyan natin ang bracket din sa gitna. Ayan. Sapat lang din po yan. Huwag niyo pong ipulwil. Double check. Kung di ba gumalaw. Wala. Oh, ayos na po. Yan, yan po yung bracket na nilagay natin. Lagyan po natin ang cut box gitna. Pag-press po yan para sa steel bitching plates para kumatibay po siya. Tingin po natin sa gitna. Tingin po natin ang mark.
Guwapo tayo ng kahoy. Palitan ng maliit. Dilipin natin sa ilalim. Kakating na po tayo. Guwapo tayo ng cutting piece na malaki. Mula na po tayo sa pag-cutting. Some tips na lang po mga guys. Pag makakating po kayo, hayaan niyo pong kumaan yung talim. Huwag niyo pong diinan. Kasi pag didiinan niyo po, tapos nawala po kayo sa alay o umano man, diyan po makakakos ng disgrasya. Minsan napabali po yung disc. Tapos lumilipat po diyan. Lumilipad po yan. Okay lang kung lilipad sa malayo. Huwag lang sa katawan mo, sa mukha mo. Paano kung pumunta sa katawan mo, magkakaroon po ng discussion ka niyan. Yan. Tips ko lang po sa inyo, hayaan niyo pong kumain yung cutting disc. Kasi po yung cutting disc na yan, may weight po siya. Yan po yung isang tip ko sa inyo. Alright guys, yan po yung finished product natin. Yan po yung natapos natin project. Pipinturahan po muna natin yan. Una-una, pupanasan po yan ng metal bright or rust converter. Tapos, papadlawan ko ng tubig. Papatuyin. Tapos, kung patuyin, lalagyan ko po ng primer. Tapos ang primer po, patutuyuin ko, lalagyan ko na po siya ng second coating. Yan po yung finishing second coating. Yan po. Maraming salamat po sa panonood.